Yo, what is up guys? Welcome to my YouTube channel, Dong Hiraya TV. Para sa mga bago, ito po yung tutorial natin kung paano tayo makakalaro nitong bagong play to earn game na Mighty Pipette in BSC Network. Di bali kapag maglalaro po kayo nito, meron po kayong dalawang option kung saan network niyo po gustong maglaro, BSC Network or Cardio Chain Network. So in this tutorial video, ang ipapakita po natin ay kung paano tayo makakalaro in BSC Network, no? So, di bali, ito lang po yung mga kailangan natin, no? Ayan, mga logo dyan. Unang-una na nga, yung Gcash, syempre. Yung funds natin, yung panggagalingan ng pera natin. Kung meron kayong credit card or debit card, pwede rin naman po. Tapos yan, syempre, susunod yung Binance natin. Kung saan tayo bibili ng USDT or BNB. Depende sa atin yan, guys, kung anong gusto natin bilhin. Do your own research, guys, kung saan kayo mas makakamura. Tapos yan guys, no, di bali kung wala pa kayong Binance, ilalagay ko na lang yung link sa description para mapanood nyo din kung paano yung paggawa ng Binance account. Meron din po tayong tutorial dyan. Syempre, sunod, Metamask wallet. Kung wala pa kayong Metamask wallet, ilalagay ko na lang din po yung link dyan sa baba kung paano po gumawa at kung paano mag-extension at kung paano i-link sa Binance Smart Chain itong Metamask wallet, no. Syempre, and last, PancakeSwap. Di bali, hindi po natin kailangan gumawa ng account dyan sa PancakeSwap, no? Dyan lang po tayo magsaswap. Okay, di bali, malalaman po natin kung paano po yun gagawin. Let's proceed, guys. So, yun, no? Di bali, ito yung una natin kailangan gawin. Pumunta tayo sa Binance.com at mag-login na rin tayo kung sakaling meron na tayong account. Yan, yan. Nakalagin na ako, guys. Ito yung link guys, oh, para siguradong sure na yung mapupuntahan nyo at hindi ibang website. Yun, after natin mag-login, syempre, punta tayo dito sa Buy Crypto. Kung credit card or debit card gamit nyo, ito yung kiklik nyo, syempre. Pero kung Gcash tayo or Paymaya, dito tayo sa P2P Trading. Ayan. So yun guys, nandito na tayo, no? Di bali, may option tayo kung anong gusto natin bilhin. Kung dadaan pa ba tayo ng USDT or rekta na tayo BNB. Dibali, BNB kasi yung kailangan natin para makapag-swap tayo ng DPET. So, yun guys, no, dibali, mas makakamura pag dito kasi sa USDT. So, mamaya, papakita natin. So, dibali, una natin gagawin, eto. Palitan natin tong ano natin. Country dito. Itong currency natin. PHP. Ayan. Susunod natin itong payment. Kung anong gagamitin natin, no? Kung coins PH ba tayo, Paymaya, bank transfer, or Gcash. Yun na nga, dito tayo sa Gcash. Ayan. Makikita na natin yung presyo, guys, no? Habang bumababa, tumataas yung presyo. So, pili lang tayo ng ano, mataas na orders at may mataas na completion, guys. Then, sunod natin titingnan itong limit, guys. Ayan, kagaya niya ng minimum niya, 18K lang. Dibali, kung medyo mababa lang yung bibili natin, pwede natin dito enter amount natin. Let's say, bibili tayo ng 2K or ano, 19. Yan. So, yun guys, after natin ma-search, eto, lalabas na yung mga pwede natin pagbilhan. So, medyo matataas sa kanila, no? Dahil naka-merchant ads itong mga to. Then, uncheck natin to. Pwede natin uncheck para makita natin kung merong mas mura. Eto guys, naglabasa na yung medyo mabababa. Kaso, makikita natin yung orders and completion, 0-0. So, hanap tayo ng mataas-taas. So, ito guys, no, may nakita tayong medyo mababa dito at mataas naman yung orders and completion. Subukan natin dito. Pero kung gusto nyong sure kayo guys, check nyo na lang to, no. Medyo mataas nga lang ng konti. So, yun, by USDT lang natin, no. Ayan. Mapupunta tayo dito guys. Enter lang natin yung amount kung magkano yung bibili natin. So yun, bali basahin na lang natin yung terms and condition nila. Ito yung Gcash number and Gcash name nila guys. Oh. Makikita natin information nila. Then may payment time limit, 15 minutes. Ayun, pag-enter natin dito ng amount kung magkano bibili natin sa I want to pay. Ito yung marireceive natin guys. No? So by USDT natin. Successfully place an order. Magre-reload tayo guys, no?
So, yun guys, no, nag-message na agad siya. Hi, good afternoon. So, yun, di bali payment first kasi dito, guys, no? Bali, magbabayad muna kayo sa GCash na. Check nyo na lang itong GCash number at yung name kung sure yung pagbabayaran nyo. Then, enter exact amount. Kung magkano yung nilagay nyo amount dito, ganun lang din yung babayaran nyo, guys, no? Bago nyo i-click itong transfer next, make sure na nakapagbayad na kayo. Screenshot nyo na rin yung ano, receipt nyo. Dagdag ko lang, guys, bago kayo magbayad, no? Double check lang natin itong number nila dito, tsaka yung nakapin sa chat. Minsan kasi ito, luma na to, guys. Kaya dito tayo sa nakapin sa chat, magbabayad. Or pwede natin silang tanongin para sure tayo kung ano yung active number nila sa GCash. So, yun, ito. Ito, dito ako magbabayad kasi matagal naman ako nagtatransact dito. So, yun, di bali, ito yung gagamitin ko, guys. No? Dito ako magsisend. Kasi yun nga, ganito dito sa ano, P2P. Ito yung updated number nila sa ano, yung nakapin sa chat. So, yun, magbayad na tayo, no? So, guys, di bali, pagtapos natin magbayad, kung nasend na natin, screenshot lang natin yung receipt natin, then transferred next na. So, ano, kung na-click nyo na yung transferred next, i-release na lang yun ng seller. Magnanotic din sa inyo, guys, kung sa phone nyo or sa email nyo, kung anong gamit nyo sa paggawa nitong Binance. Di bali, ito yung magpapop-up, guys, no? Transfer to spot, kasi nga, nasa P2P wallet tayo. Di bali, itong asset natin na nabili, nasa P2P wallet. Kaya, transfer natin sa spot. Click na lang natin dito, guys, para madali na. Yan, show natin. Wala naman akong laman dito. Ito yung USDT natin, guys, no? Transfer natin. Ayan. From P2P to Pyat and spot. O, max lang natin, guys, para sagad na. Yan, di bali yung asset natin, guys, nandito na sa fiat in spot natin. Yung fiat man yan or fiat. So, di bali yung USDT natin, nandito na sa spot natin, no? Gagawin natin, guys, i-convert lang natin siya. So, yun, di bali yung USDT natin, guys. Lahat yan, guys, no, i-convert natin ng BNB. Di bali, hanapin lang natin dito yung BNB, guys. Ito, nasa una na siya. Ito, pangatlo. Ayan. Kaya BNB, guys, dahil ito yung token symbol ng ano, Binance Smart Chain. So, i-max lang natin, no? Preview conversion. So, yun, guys, ito na, guys, no? Convert natin. Ayun, successful na agad. Status. So, kapag nag-successful na tayo, balik tayo dito sa spot wallet natin. Ayun, yung USDT natin kanina, BNB na siya ngayon, guys. So, ayun, di bali dito na natin magagamit yung MetaMask, no? Kung meron na tayong MetaMask account, ilagin lang natin. Pero kung wala pa, gawa tayo ng MetaMask account natin. Meron tayong tutorial nito, ililink ko na lang sa baba. So, ayun, login muna ako sa MetaMask ko, guys, no? So, ayun, di bali, expand ko na lang itong MetaMask ko para kita natin sa OBS, no? Ayan. So, ayun, ito yung MetaMask account natin, no? Di bali, ito yung kakapi natin. So, ayun, after natin mag-login, balik tayo dito sa Binance. Ito, makikita natin ang hinahanap. Recipient address kung saan natin ililipat tong ano, BNB natin. Yun nga, sa MetaMask. Di bali, ito yung account address nyo, guys, no? Copy lang natin. Then, i-paste natin dito. Ayan. So, sunod, guys, itong network, no? Dahil nga BSC tayo, guys, basahin lang natin palagi, no? Ito, BSC, BEP20. Ayan, I'm sure. So, yung withdraw amount natin, guys, kung ilan yung withdraw natin. So, ilat na natin to. So, yun na, withdraw na natin to. Confirm lang natin, guys, kapag may napop-up. Then, continue lang natin. So, di bali, lalabas to, guys, no? Security verification. O, get code natin sa email natin, guys, no? Yun, after natin, may enter yung code natin sa email. Phone verification, isunod natin. Get code. Magte-text sa atin to, guys, no? So, guys, kapag nga na-enter na natin lahat, submit lang natin. Then, complete. So, magre-reload yung website, guys, no? Ito, makikita natin sa recent withdrawal, processing pa lang. Confirmation, 0 over 15. Ibali, hintayin lang natin yan hanggang maging completed. Maabot to ng 2 minutes to 5 minutes, no? Depende sa, ano, pag-process nila kung gaano kabilis aabutin. So, hintayin lang natin talaga yan, guys. Refresh na lang natin. O, yun, guys, no? Subukan natin reload. Okay, guys, no, di bali makikita natin sa confirmation 20 over 15. Ibig sabihin, tapos na yan. Itong visual bug na lang siguro itong processing. Double check natin yan sa MetaMask natin.
kanina 0.0016. Ayan yata yung ano natin, asset natin ng BNB, no. Ngayon kung titingnan natin, guys, ayan, dumagdag na siya. 0.1187 BNB na. O nga pala, guys, no, nakaano na tayo, Smart Chain Network. Ayan, naituro ko na yan doon sa MetaMask tutorial natin kung paano lagyan ng Smart Chain Network dito sa MetaMask wallet natin. Nandiyan naman yung link sa baba, guys, no, kung sakaling wala pa kayo nitong MetaMask. At kung hindi nyo pa nai-add itong ano, Smart Chain Network, nandun yung sa tutorial, guys. Yun na nga, proceed tayo. Di bali, meron na tayong BNB asset dito sa MetaMask natin. Ang kailangan natin is DPET para makabili tayo ng eggs na may DeFi PET. And then, dito na papasok yung PancakeSwap, guys, no. Hindi natin kailangan ng account dito. Pupuntahan lang natin yung website nito, tapos magsuswap lang tayo ng BNB to DPET. Ayan, guys, so type lang natin. PancakeSwap.finance. Siyempre, una natin gagawin, i-connect natin yung wallet natin, no. Ayan, MetaMask. Kung hindi MetaMask yung account nyo, trust wallet kayo. Ando naman yung guys. So, ayan guys, nakakonect na yung wallet natin dito. Punta tayo dito sa trade. Ayan. Dito sa exchange. So, magre-reflect na yung assets nyo dito, guys, no. Di ba, BNB yung gagamitin natin. Pambili ng DPET. Ayan, nandito naman na. Unang-una na siya. Select a currency, no. Ang kailangan natin is DPET token. Type lang natin, DPET. Ayan, meron na sa akin. Kung sakaling unang beses nyo itong gagawin, wala yata itong DPET na to, guys. So, ang gagawin nyo is pupunta kayo dito sa mismong website ng MyDeFiPet. Ayan. Scroll down lang natin dito, ano. Ito yung contract address nila, guys, no. Pwede nating i-copy dito or i-click na lang natin para mas madali. Kasi mahirap mag-highlights dito, eh. Ayan, dito tayo mapupunta sa BSC scan. Ayan, copy lang natin, guys. Ito yun, guys, oh. Nakikita naman natin may DeFiPet token. Ito yung address. Di bali, wag muna natin i-exto, guys, na magagamit pa natin to. So, balik tayo sa PancakeSwap. Ayan, i-paste lang natin dito yung contract address. So, ilalabas na yung DeFi token, guys. Import lang natin. I understand. Import natin. So, ayan na, guys, nag-reflect na yung mga assets natin. Yung balance natin na BNB sa MetaMask at yung balance natin na DeFi sa MetaMask. Ayan, kung makikita natin, guys, no, may decimal yung DeFi natin. Di bali, alisin na lang natin to, iwan na lang natin sa BNB para may mga panggaspi pa tayo. Kasi di naman natin magagamit yung decimal sa DPET, no? So, hindi bali, ginawa ko lang, guys, no? Pinalit-palit ako lang to number na to. Hanggang sa maabot natin yung pinakamababang kayang, ano? Decimal. Kasi pangit pag maraming decimal, guys, no? Di naman natin magagamit yun dun sa, ano? May DPET. So, yun, guys, no? Di bali, hindi kasi DPET yung bibilin ko. Pero try natin pakita kung paano mag-swap. Di ko alam kung mababawasan ako dito ng gas. Swap natin. Ayan, lalabas. Confirm swap. Makikita natin dito yung liquidity provider fee. Confirm swap. Di bali, magpapapap yung MetaMask natin, guys, no? Papakita ko na lang sa inyo. So, wag na natin baguhin siguro yung gas fee. Mababa lang naman yun. Ayan, tapos kung magsuswap na tayo, guys, confirm lang natin, no? So, yung sa akin, nire-reject ko muna, no? Dahil hindi naman DPET yung bibilin ko. Pero kayo, DPET, bibilin nyo. Confirm nyo na, guys, no? Okay na yan. Mapupunta na yung DPET nyo dito sa MetaMask nyo. So, yun, guys, no? After nyo mag-swap, kung unang beses nyo yun, meron dito magpa-pop up. Kung gusto nyo bang i-add token, yung DPET token, doon sa MetaMask nyo. Para mag-reflect yung DPET tokens doon. Kasi kung unang beses nyo pa lang, guys, hindi nyo pa makikita yung DPET token doon sa MetaMask nyo, kahit nandun na siya. Pero, syempre, no, ituturo na rin natin. Saglit lang naman kasi yun. Kung paano i-add yung ano, DPET token doon sa MetaMask wallet nyo. Ibali yun, balik tayo dito sa BSC scan, yung kinilik natin. Or kung na-exe nyo yan, balik lang kayo sa website ng MyDeFiPet, no. Scroll down nyo, ito. I-click nyo lang to, guys, oh. Ayan, dito kayo dadalin yan. So, ito yung mga kakailanganin natin, guys, no, para ma-add natin yung DPET token doon sa ating MetaMask account. So, i-open lang natin itong MetaMask account natin. Login tayo. Click natin yung add token, guys, no? Ito, guys, kung mababasa natin, token contract address. Ito yun. Copy natin. Then paste. So, yun, kung mababasa natin, token has already been added. Kasi nga, meron na akong DPET tokens dito, no? Add ko na siya. So, kung unang beses nyo lang, ganito yung kailangan nyo gawin. Then, token symbol. Siyempre, DPET. Ayan. Token decimal. Ayan, 18. 1, 8.
After nyo ma-input lahat yan, guys, double check nyo lang kung tama lahat. Syempre, kailangan nasa smart chain network kayo, no? So, yun, next lang natin, guys. Automatic na yun, guys. Mag-add na yung token dito sa MetaMask wallet nyo. Yun, pwede nyo na i-back. After nyo i-add token, syempre, magre-reflect na yung DPET nyo, guys. Ito na. Nandito na siya. So, yun, pwede na kayo maglaro ng may DPET, guys. So, di bali kung hindi pa nakabookmark sa inyo, guys. Dito kayo punta sa main website ng may DPET. Ito, click nyo lang play now. Yung sa akin kasi nakabookmark na, no, guys, na. Yan, click natin to. So, ayun na. Mabilis yung loading ngayon, no? Di bali ang gagawin nyo, guys, kung magsisimula pa lang kayo. Nakikita nyo dito, BSC Network. Tapos, etong refresh na to, hindi refresh na kasulat dyan, connect. Kiklik nyo connect, guys, no? Para mag-connect na sa MetaMask wallet nyo. Etong may DPIPET, then makakalaro na kayo. Ayan, guys, di bali papyawa natin tong game na to, guys, no? Papakita lang natin kung paano siya laruin ng konting-konti lang. Ayan, guys, makikita natin. Ito lang yung mga pwede natin gawin dito. Ayan. Magtanim. Magtanim at mag-ani. Siyempre, mag-collect ng silver, no? Na gine-generate ng ating mga pets. Bali, lalagyan ko na lang ng bukod na review tong ano, game natin. So, ito lang. So, ayan, kung bibili na kayo ng egg dahil meron na kayong DPET tokens, pwede kayo dito sa shop. Ayan, 3 DPET token nga, guys. So, ipaprocess nyo lang yan, guys, no, kung gusto nyo bumili. Or i-back nyo kung ayaw nyo. Or pwede rin dito sa incubator mismo. Ayan, o. Oh. Incubator plus. Tapos, dun rin kayo mapupunta. Processing by egg. So, ayan, guys, no, kung bibili kayo ng egg, i-minimize nyo na lang. Huwag nyo i-maximize yung game kasi merong magnanotip sa inyo. Ayan, kung gusto nyo ituloy yung pagbili nyo ng egg or ika-cancel nyo. So, i-buy egg nyo na lang, guys, no? So, pagka-buy egg nyo, click lang natin. So, ito na, magpa-pop up yung MetaMask natin, no? Ayan, guys, so, makikita natin dito sa notif, merong gas limit. Pwede natin baguhin yan. Do your own research kung hanggang saan yung pwede. So, yun, kung unang beses nyo bibili, huwag nyo nang galawin. Para sure na, ano, hindi magpipail. Kasi iba problema, nagpipail sila, eh. Unang beses pa lang binabago na agad nila tong gas fee. So wala namang problema kung sakto lang yung ano, iseset mo na limit. Huwag na yung sobrang baba kasi magpipil ka doon tapos mababawasan ka pa rin ng gas fee. So ito, guys, so mababasa naman natin dito. Alert. Gas limit must be at least 21,000. So yun, di ba kanina meron dito ng accept, nag-expired na yun, guys, no. Kaya accept lang natin kung bibili na tayo ng egg, reject kung hindi. So ayun, guys, no. Ibali yung review natin, ulitin ko lang. Iwalay na lang natin ang video para hindi umabato ng sobra. Pati yung mga tips and tricks, sama na natin doon, no? So, ayun, tapos na tayo dito, guys, no? Pwede na kayo maglaro nito. Farm-farm lang, guys, habang iniintay natin yung play to earn. So, ayun na nga. Ibali, natapos na natin yung tutorial. Di ko alam kung mabilis ba, no? Matagal. Kaya iniwalay natin itong mga paggawa ng account para hindi umaba ng sobra. Kasi sobrang haba na nun pag sinama natin pati yung tutorial ng paggawa ng mga accounts na yan, no? Yun nga, no? Kung may mga tanong pa kayo, comment down below na lang, no? Okay, guys, no? Paalala lang, BSC Network yung tutorial natin na to, no? Yung ginawa natin kanina, Binance Smart Chain Network, no? Iba pa yung sa Cardia Network, no? Meron din tayong tutorial doon. Hanapin nyo na lang dito sa channel ko. So, yun, guys. Huwag natin kalimutan mag-like and subscribe. Yun, salamat sa panonood. Ingat kayo, maulan ngayon, magpayong kayo, no? Bye-bye!